Hello, good morning mga kabaslag. Pupunta tayo ngayon sa Three Springs Mountain Campsite sa may Tanay. Doon ako ngayon magdi-deliver ng tables and chairs. Kagagaling lang natin doon sa pwesto. Hindi ko na sinama yung kasama ko, si Jun, kasi siya yung nag-aasikaso ng parking area. Nagpapaparking kasi kami doon sa pwesto ng Linglinggo. Nagpapaparking kami ng mga dayo sa Antipolo, yung mga pupunta sa simbahan, doon nagpaparking sa pwesto ko. Maraming mga parkingan doon, pero isa lang yung pwesto ko sa pinaparkingan nila. Solo ko lang ito. Ang booking ko ay sa Tanay sa Three Springs Mountain Campsite. Three Springs Mountain Campsite. Itong magdi-deliveran ko ngayon, matagal ko na rin na gustong puntahan to. Nung Panay pa Lakwatch ako, Panay pa ang Dala, Panay pa ang vlog sa mga lugar na mga magagandang pasyalan dito. Gusto ko rin ito puntahan, kaya lang hindi na na-schedulean kasi kailangan ko muna na maghanap buhay eh. So, hindi bang pwede puro Lakwatch lang, kaya yun. Tama ito. Ito yung Lakwatch din, pero kumikita. Sabihin, Lakwatch ito na may kabuluhan kasi makakapag Lakwatch ka na, makakapunta ka dun sa gusto mong puntahan. At the same time, meron kang income kasi magdi-deliver ako ng tables and chairs doon. So 35 kilometers mula dito sa pwesto sa Antipolo papunta doon sa pupuntahan ko. Ngayon kung itatanong ninyo, pagka ganun bang malayo, paano ang sistema noon? Kapag ganun ang layo, ang pwede mong gawin, medyo lagyan mo ng presyo, ibig sabihin medyo taasan mo ng bahagya yung presyo, kasi siyempre talo ka naman doon pag kayoong kung ano yung presyo mo doon sa malapit, nandiyan yung presyo mo doon sa malayo, kagaya yung 35 kilometers. O kaya taasan mo sa delivery fee. Dalawang klase lang kasi yan, pwedeng umayaw sa'yo or pwedeng i-go yung booking sa'yo, di ba? Dalawang klase lang yan. So kapag ginaw, edi salamat. Pagka umayaw, salamat din. Kasi mahirap naman yun. Ang layo-layo, tapos talo ka sa oras, talo ka sa gasolina o sa krudo. Meron pa tayong topic na magandang pag-usapan ngayon tungkol sa technique ng pagdi-deliver na hindi kayo magagahol sa oras. Kasi sa experience ko dito sa Tables and Chairs, karamihan talaga ng booking dito Sabado at Linggo. Weekend talaga. Ngayon, ang ginagawa ko, syempre, napansin ko na minsan nagagahol ako sa oras. Halimbawa, magkasunod Sabado at Linggo yung booking. Kapag ka marami akong booking ng Linggo at medyo konti lang ng Sabado, yung ginagawa ko ay inilalagay ko sa Sabado yung ibang Linggo. Kaya di bali nang medyo umistay siya nang medyo ilang araw doon sa customer. Basta ang importante doon, hindi kayong magahol sa oras at maidi-deliver mo pa rin ng maayos yung mga rent na sa inyo na tables and chairs. Kahapon naka-apat na deliver ako yung iba doon, pang ngayon dapat i-deliver, kaya lang nakiusap ako na kung po pwede i-advance ko na ng deliver kasi para hindi ako magahol sa oras. Eh may mga ganong senaryo na po pwede natin na i-deliver ng advance, pero meron ding hindi pwede. Halimbawa yung resort, ang venue ng occasion nila, may mga ganong resort na bawal ka magdala ng maaga. So may charge, nagpapa-charge, hindi sila tumatanggap pagka maaga. Meron ding resort na okay lang, pero medyo delikado rin kasi kapag ka resort tapos ilalagay mo ng maaga, baka mawalan kayo ng gamit. Kagandahan lang kapag ka ganito na na-deliver nyo na ng advance yung iba, hindi ka na magagahol dun sa susunod na araw. Halimbawa kagaya nito, malayo ang deliver, tapos medyo marami yung di-deliver, hindi ka magagahol. Kaysa naman na sinakto mo talaga doon sa kung ano yung schedule, pagka nagahol ka at naipit ka sa customer, sira ka doon sa customer. So yun yung mga tatandaan ninyo once na nagte-tables and chairs kayo. Kailangan maging wise kayo sa pagti-tables and chairs. Kagandahan pagka ganito, hindi ka gipit sa oras, hindi ka masyadong hapit, hindi ka ngarag, tsaka kagaya niyan kanina, nagkaroon pa ako ng time na maihatid ko yung mga anak ko sa kapilya.
kahit madalas akong dumadaan sa lugar na to, hindi pa rin nakakasawang tingnan talaga yung dinadaanan, yung magagandang tanawin dito sa Tanay. Yan guys, malapit na tayo. Dito na tayo sa may Puyambay, Tanay. So 5 minutes na lang makakarating na tayo doon. Mula po sa amin sa Antipolo, 1 hour po yung biyahe po mula doon papunta rito sa Three Spring campsite dito sa may Tanay. Lapit na tayo. Ang address nito ay ano, sakop siya ng Puyambay. Ito sa may Mayagay. Continue on Old Weather Station Drive for 800 meters. Dito pa lang, ganda nga ng lugar na to. Wow. Yes, malapit na ako. Sayang nawala yung drone ko. Maganda sana mag-drone sa area na to. Ito na, parating na ako. Three Springs. Medyo rough road yung daanan niya rito banda. Pero konti lang naman yung rough road. Yan guys, pag mamamasyal kayo dito, yan yung ano, amount ng activities dito, 400, overnight camping 1,000. Ayan. So pasok na tayo. Tayo hindi na tayo magbabayad ng 400 kasi may deliver lang na masyal pa. Dito na libre. Maganda rito sa lugar na to eh. Nakita ko na rin kasi ito sa vlog nung ibang ng mga nagbablog. Opo. Ganda rito. Yan guys, ito yung area ng Three Spring Mountain Resort. Gandang lawak. Dito siguro mag-event yung occasion na diyan nag-arkila ng tables and chairs. Pero sabi nila, meron na silang mga gamit dito. Mga tables and chairs. Taka naman ako, order pa. Ganda. Gandang campsite, linis. Dami palang gamit nila.